Mic check, mic check. Yo, what's up? Good morning, mga pre. Alright, kumusta? Ito, buhay na naman ako, no? Nakapag, ano na ako, magaling na, no? tonsil kasi ako, sobrang laki nung tonsil ko dito sa, ano? Dito sa right side. Talagang tinakpan niya na yung butas nung ano ko, no? Una dito sa kabila. Pero hindi masyado, tapos dito na, ang laki. Talagang yung bibig ko, hindi ko maibuka. Sobrang sakit, tapos di, ilang araw ako hindi nakatulog, dalawa. Tapos yun. Tapos nilagnat pa ako nun. Halos, parang isang linggo na ano. Gusto ko na mag-vlog nun eh. Kaso yun nga, tumubo na naman yun. Nag-antibiotic naman ako, no. So yun. Salamat nga pala sa mga bumati sa akin nung birthday ko, no. Nung July 16, no. Thank you very much sa inyo, no? Sa mga, sa Facebook, sa page, dito sa YouTube, no? Kaya maraming salamat sa inyo. Di bale, may birthday din kayo, no? Shoutout ko na lang kayo pag gusto nyo, no? So, yan, anyway, no? Namiss ko yung ganito, no? Mag-vlog, no? So, last time, no? Na paliwanag na natin about sa puso, di ba? Puso, puso pa rin hanggang ngayon. Pero last na to, no? Last na natin yan to. Sana may naiintindihan ako sa mga huling vlog, no? Sana maintindihan nyo na kung bakit nangyayari yun sa'yo, no? Bakit merong ganung ano ng puso, no? So yan, ang topic natin ngayon ay Miss Heartbeat naman, no? Yung pagpalya ng puso. Akala mong pagpalya ng puso. Yung pakiramdam na yun, no? Siguro naman sa iba, sa mga, lalo may mga ano sa puso, may mga taan, may mga heart anxiety, kan tawagin nila, no? Yung sa puso talaga sila nakaka-focus, no? Gaya ko din, no? Kasi nakakatakot talaga yun. Nakakatakot yung ganung pakiramdam. Kasi puso na yan, eh. Hindi mo naman na ano yan na... Kaya na, pag guminto yan, wala na, tapos na. Finish na, di ba? Kaya ganun kalakas yung takot na yun. Ganyan din ako, no? Tagal kong naging ganyan, tagal kong natakot sa ganyan. Pero dahil naintindihan ko na siya kung bakit, paano siya nangyayari, paano siya, ano yung mekanismo kung bakit nangyayari, ano. Kaya gumaan ng yung pakiramdam ko. Tsaka nalinawan ako sa mga bagay-bagay, no. So yan, ang topic natin ay Miss Heartbeat. So, intro. So yun na nga, no, mga pre, no? Medyo lubog pa yung mata ko, yun, no? Saka ano pa. So yan. Miss Heartbeat. Nakakaranas na ba kayo noon? Yung tipong wala naman kayong ginagawa. Or may ginagawa kayo. Bigla na lang papahinto kayo, no? Bigla may... ano yun? Diba? Sa ating kasi may mga anxiety, no? Ano natin yun, eh? Mapapansin talaga natin yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi, sensitize yung katawan natin eh. Konting bagay, konting may tumusok, may kumate, mapapansin natin yan. Tapos, yung utak natin, magbubuo na yan dahil nga may nabuo ng behavior, no? Ganun lang kasi ang mekanismo niyan eh. Ganun lang ang, ano ng katawan natin, no? Dahil nga, may nabuo ng behavior sa'yo, nasanay ka na, or, ano na, yung parang, pag naging nana na yung katawan mo, no? Yung konting bagay, konting maisip, konting kirot, pansin na pansin mo na, di ba? Ramdam mo na kagad yun. Tapos bubuo na yun na kagad ng ano, kaisipan na pangit. Iba pa yung pangit na pakiramdam sa pangit na iniisip. Yung mga negative, mga ganyan. Negative, catastrophic, mga ganyan. Mga irrational, no? So, yan. Simulan natin sa bisyo, no? Bisyo. Ano yung mga bisyo na yan? No? Sa iba, yung mga mabisyo talagang tao, no? Mga inom, yan, sa alcohol, nicotine, kape, yan. Karaniwan yan. Nangyayari yan sa kanila. Kahit naman sa mga walang ano eh, mga walang anxiety, nangyayari yan. Ang ano nga lang, is hindi nila pinapansin yun. Baliwala sa kanila yan. Sa atin kasi, matik yan. Papansinin talaga natin yun dahil yun yung
ano, way ng anxiety. Pupokus tayo doon. Magiging ano na tayo. Kumbaga, doon nababaling kagad yung isip natin sa pakiramdam na yun or sa kaisipan na yun. No? So, yun. Yan, yung labis na pagkain. Yan, isa rin yan. Malakas din makatrigger yun. Lakas-lakas na pagkain, labis na pagpupuyat. Yan. Sa iba, di ba? Mga sa panahon ngayon, talagang mga kabataan or mga ano, talagang mapupuyat na eh. Diba, may pinapanood ka, ano? Lalo na yung mga series, no? Nunood ka, mamaya, kaya pa ng mata mo. Pag nalampasan mo na kasi yung antok na yun, mabubuhay na naman yung ano mo, lalo na sa mga UV, UV light, gaya ng dumi ng kuko ko. Pag nakapokus ka sa cellphone, hanggat may liwanag ka nakikita, yan. Hanggat may ano, may bubuhay talaga yan sa utak mo, na magigising ka talaga. Kung tataka ka na, wala na yung antok ko. Yan, tuloy-tuloy na yan. Yan. Tapos, nasasanay na tayo ng gano'n. Sa may mga anxiety, sa may mga, medyo hirap pa talaga ngayon, no? Hirap pa matulog, hirap pa talaga sa ano, laging takot, no? Yan. Pero, sana mag-gets nyo yung, sana maintindihan nyo na yung gano'n, no? Yung mekanismo talaga ng katawan natin, tsaka sa anxiety, kung bakit nangyayari yun sa'yo, no? Yan. Tapos, so, napakalaking factor nun, yung mga bisyo na yan para magpaangat or magpaano ng pakiramdam mo, no? Magpalabas ng mga anxiety, ano na yan, symptoms, di ba? Alam nyo naman yun eh, di ba? Kaya, pagbabago pa rin talaga ang kailangan natin, no? Yung mga dati nating binibisyo or dati nating gawi, di ba? Bakalim mo, yan pa nga naging dahilan kung bakit ka nakarating sa ganyang sitwasyon mo, no? Kaya yung mga bawal, mga masasamang ano, iwasan nyo na yan, no? Hindi man sa talaga tatanggalin, iwasan nyo lang. At maaari, tanggalin nyo na eh. Gaya naman, no? Gaya ng iba, yung sa mga puyat, di ba? Minsan, dala na rin ng trabaho. Gaya ng iba, mga gwardiya, di ba? Hindi nila maiwasan yan. Talagang dala na ng trabaho, mapupuyat ka talaga. Pero kailangan mong bumawi pagdating sa ano, ibang araw o ibang oras naman ng pagtulog, di ba? So, yun. Ano bang pakiramdam ng mga, ng nagkakaroon ng miss heartbeat, no? Nung kasagsagan ng anxiety ko, no? Ay, hindi kasagsagan. Parang nakaka-recover na ako, no? Nakakabawi-bawi na ako yung katawan ko. No? Nakakatulog na ako ng maayos. Tapos nakakagawa-gawa na ako sa bahay, no? Isang beses, parang naglilinis yata. Bigla akong napahinto, no? Biglang may isang malakas na kabog. Tapos bigla ako napatigil. Tapos napasandal ako. Yeah. Ano to? Hindi ko alam kung ano kasi bago eh. Siyempre tayo pag may pakiramdam na bago is matatakot tayo, no? Pero itong mga naibablog ko sa inyo, no? Kumbaga ano na to eh. Given na, no? Kapag napanood mo na, ba? Hindi mo pa naranasan, di ba? Tapos napanood mo na to. Naranasan, ay yun eh, yun yung sinasabi ni Jim Montero eh. Pero sa totoo lang, no, huwag tayo matakot sa ganun dahil ano lang naman yan, part, dahil nga may anxiety ka, part yun, kasama nun, kasama talaga yun, no. Kumbaga hindi naman sa natural, kasama lang yun. Kasi pag sinabi natin natural lang yun, na ano, it's madalas mo nang nangyayari sa'yo, no. Pero yan, it's minsanan lang naman mangyayari, miss heartbeat, no. Meron lang something na nagpa-trigger or ano. Kaya nga sinabi ko sa inyo, yung bisyo, yun napakalaking ano nun. Gaya ng sa kape, yan, isa pa yan. Mga gulat-gulat, no? Bigla na lang may lalabas talaga yan. Hindi natin may iwasan. Hindi natin, no? Kasi yung anxieties, hindi naman natin alam kung kailan lalabas o ano yun, no? Bigla na lang may something na, ito na naman, di ba? Okay. So, yan. May duman na magtatawa, no? Sayang. Choke. Parang yung lump on throat, sabi nila. Tapos merong parang hindi ka makalunok ng laway, no? Ganun ang pakiramdam na yun. Tapos yung ano, hihirapan ka na huminga, no? Kahabol ka na ng ano to?
society, eh, di ba? Sa akin kasi, para sa akin, no, kung kayo man, nahihirapan pa ngayon, no, sa akin parang, ano na lang, yun, tawa-tawa na lang, no. Kasi, umay na ako dyan, ilang taon na. Kasi, ang katawan natin is mag-ano naman yan, ma-adapt niya, makukuha niya yan, eh, ma-gets niya yan, basta, ano lang, maging open ka lang sa mga bagay, no? Open ka sa mga naiintindihan mo, no? Ayan pala yung nalang. Yun ang magdadala sa inyo sa recovery, kapatid. Yung bang confidence, yan, isa pa yan, eh. Yan ang ano dyan, eh. Na, wala naman to, eh. Ano naman to sa akin, eh. Ang problema nga lang talaga is sa atin din, no? Meron kasing pag-control. Meron tayong isip, laban sa isip. Kumbaga, masyado mo kinokontrol yung isip mo na mali yun, na dapat dadaan lang siya, di ba? Ang hirap ipaliwanag. Kasi nga yung thoughts is lilipas din yan. Problema nga lang, dumaan na nga lang ng ganyan, hinawakan mo pa, yung paghawak na yun, yun yung inisip mo na siya, tapos yan na, magbubunga yan hanggang sa lumaki na lumaki yan. Di ba? Ang pangit nung... So yun, gumakalunok ng laway. So, ano susunod doon sa pakaramdam na yun is, nalabas na si takot, pag-aalala, yung kalituhan mo, tapos yung mga thoughts mo, mga kaisipan na pangit, no? Tapos sunod na yung mga what if, di ba? Diba? Yung mga what if na yan, eh. Yan ang nakakaano din minsan, eh, di ba? Kasi nga, hindi natin alam, no? Hindi natin may hindi natin mapaliwanag kung ano yung pakaramdam na yun, no? Napakapangit yan. Hindi mo mapipigilan yan. Kasi nga, dahil hindi mo siya alam, no? Pero sa totoo lang, no? Lalabas lang din. Lalabas lang siya, pero lilipas. Ang problema nga lang sa atin is, pinapansin natin or inuhold natin yung thoughts na yun or yung pakaramdam na yun sa isip natin na baka, paano na lang, di ba, yung mga what if natin, no? Na susundan na ng takot. Yun yung takot na, di ba? Alam nyo naman yun, eh. Sunod. So, yung mga what if na baka hindi ka na makahinga or mamamatay ka na o baka hindi ko ito makontrol, baka ito na yung last ko, no? Ayun yung susunod doon sa pakaramdam na yun. Yung lumabas na yun na symptoms, yung miss heartbeat na yan. Yun na yung mga susunod. Tapos, yung kalituhan ng isip, no? Yung mga thoughts, mga negative thoughts, mga irrational, mga negative, mga catastrophic, intrusive, yan, lalabas na yan. Tapos, yung mga what if pa, na baka mamatay ka na, baka hindi ka makahinga, baka last na to, di ba? Baka meron akong sakit sa puso, baka meron akong problema sa baga, kaya nagbiglang gumanon yung puso ko, di ba? Ayan. Baka hindi ko na makontrol to, no? Tapos, gagawin mo, isihinga ka na naman ng malalim, marami. Ayan. Hanggang sa wala na, mahihilo ka na, di ba? Yan ang magkakadugtong yan, eh. Kapag, kapag oversensitive, parang ganun, hypersensitive sa bagay niyo, sa mga nangyari sa katawan mo na yun, no? Sa puso. Lalo kasi, pagdating kasi sa puso, nakakatakot talaga, kapatid. Sa iba, hindi naman na napapansin yun sa puso. Sa ibang mga nakakaranas ng anxiety, wala silang ganyan, eh. Hindi nila nararamdaman niya. Although, meron man, palpitation pa konti-konti. Pero more on thoughts, kasi iba-iba, eh. Ngayon, hindi natin masabing pare-pareho tayo. Meron nga iba. Takot lang sa bagay-bagay, eh. Mga ganun ba. Pero hindi sila natatakot sa puso nila. Kasi, hindi sila nakapokus doon. Sa akin kasi, no, para sa akin, puso talaga, eh. Diyan ako nakaano talaga sa puso ko, no. So, ganun na lang akong takot ko. Kaya, sa paghanap, inaalam ko kung ano talaga yung ano ng puso, no? Kaya nauwi ako doon sa nagpaano na ako noon, nagpa-neuro, no? Ay, tawag neuro ba 'yun? Ito. Bin sa puso, cardio pala, neuro. Cardio, no. Ayun, nalaman, wala namang problema, no?
Kaya ganun lang siguro, nagkakaroon lang ng ano, hanggang sa natuklasan ko na ano, nalaman ko kay Clerwix na gano'n. Ah, okay. Kaya itong mga dinidiscuss ko is Clerwix to, no? Kaya sana, kung kayo man, no, wala namang makita sa ECG nyo, or wala namang makita sa X-ray nyo, or mga 2D echo, no? Yan. Malaga talaga yon. Kailangan malaman natin yun. Pero kung hindi ka pa rin nagpapa... laboratory or doctor, mahihirapan ka talaga kapatid. Kasi wala tayo, hindi ko naman pwedeng sabihin lang na ganito ganyan, di ba? Kailangan mayroon talagang galing sa doktor. Tapos pag sinabi niya ng anxiety yan, sa isip mo, yun kapatid, kasi napakalaga nun, kailangan natin malaman yun. So yun. So pagdating ng pag nakakahinga ka na, no? Ay pag yung malalim na yung paghinga mo, yan na, lalabas na si hilo dyan, yung pag-blurred-blurred ng mata mo, no? Mapapakapit ka na lang. Yun. Sabi ko kasi yung magkakasunod yan, eh. Once na may lumabas sa sintomas, nagtutuloy-tuloy na yan. Kasi nga, hindi natin alam. Pero sa ibang tao, sa mga tao na wala naman, nangyayari yan sa kanila, pero hindi nila pinapansin yan kasi nga, hindi naman nila alam na na lalala yun, eh. Kasi normal lang, eh. Wala naman silang ganun. Hindi gaya sa atin, may disorder, di ba? Pag may something, angat ka agad yung ano natin. Alam ko, naiintindihan yung ibig ko sabihin. Ganun kasi tayo, no? Hypersensitive. So, yun. Yun, hyperventilate. Yun, isa pa yun, di ba? So, bibigyan ko kayo ng mga katotohanan about dyan sa Miss Heartbeat na yan. Ayon din sa libro. So yung bigla na lang nawawala, bigla na lang nagpumapalya yung puso na ano. Akala mo lang yung kapatid. Meron lang something na talagang ang hirap kasi ano, eh, science, eh. Bigla na lang may parang may kumalabit sa iyo. Yun, di ba? Pero yun, hindi yung delegado, kapatid. Sabi ko sa inyo. Walang ano dun. Hindi yun, kumbaga, hindi harmful yung gano'n, no? Normal lang yun. Kaya sabi ko sa inyo, sa mga normal na walang anxiety, naranasan din nila yan. Problema nga lang sa atin, kasi sa atin, napapansin natin, sa kanila hindi. Okay lang. Parang wala lang. Ganun. So, ang panglaban dyan sa Miss Heartbeat na yan is exercise, kapatid. Kailangan yung patibukin talaga yung puso nyo. Dahil nga doon sa mga, di ba, kung kayo man, may mabisyo kayo dati, no? Malakas kayo magkape, magsigarilyo, mag-inom, di ba? Yan, pumapalya talaga yan. Kaya kung nagbibisyo ka, mag-exercise ka rin. Eh, bisyo mo yan, eh. Alam nga naman, ano. Pero ang pagbibisyo kasi is kailangan mo rin tanggapin yun. Halimbawa, naninigarilyo ka, no? Pag nagsisigarilyo ka, may lumabas na simptomas, huwag ka na magtaka, di ba? Sigarilyo ka, eh. Yan ang magagawa natin doon. Naman sabihin ko na tigil mo na yan. Napakahirap itigil nun. Naranasan ko yan. So, yun. Kailangan mo rin patibukin talaga yung puso sa tulong ng exercise, no? Kahit pa paano, mga 30 minutes sa umaga. Yan. Tapos gawa-gawa ng trabaho, di ba? Napaka laking tulong nun pag napapatibok mo yung puso mo, no? So, yun. Ayan, nag-aalala tayo kasi nabablock tayo, no? Yun nga yun, sa totoo lang, no? Yung pakiramdam na is block lang. Akala lang natin na miss yun. Akala lang natin. No? Kasi ang puso, ay naman ang trabaho niya, eh. Tumibok. Hindi yan titigil. Hanggat buhay ka. Hanggat malusog ang katawan mo. Hanggat wala kang sakit. Hanggat wala kang ano. Tuloy-tuloy lang yan. Kaya nga, yung iba sa atin, no? Ilang taon na talaga nag-aalala pa rin sila sa puso nila. No? Nag-aalala sila na baka ganito, baka ganyan, mamatay na sila, diba? Pero ilang taon na silang ganyan, diba? Di ba basta nila nagtataka, bakit buhay pa rin sila hanggang ngayon? Kahit sabihin nila, ano kasi ako, mayroon ako sa puso, eh. Pero hindi ko naman nagagamot.
ang talagang may sakit sa puso is nagagamot talaga yan. Hindi pwedeng hindi kasi yun ang sumusuporta sa puso nila. Pero kung ikaw, nag-aalala ka sa puso mo na baka hindi, ano, may sakit ako sa puso, ganito, ganyan. Hindi. Ayan ang nagagawa ng anxiety sa atin. No? Kaya dapat alam natin yung mga bagay na yun. So, ayan. Sunod natin is temporary. Temporary lang yun yung pag ganun ng puso mo. No? Pagpalya ng puso. Pero ano lang naman yun. Parang 1 second lang naman yun. Magugulat ka lang talaga dun kasi ano eh, kakaiba talaga eh. Makakaibang pakaramdam. No? Na parang pinipigilan din yung paghinga mo nun eh. Diba? Some iba siguro, hindi nila alam to, hindi nila naintindihan tong sinasabi ko. No? Pero sa akin talaga, laki talaga ng ano ito. Nakakatakot talaga ito. Kaya sabi ko sa inyo, yung bunga niya, yung paglabas nun, yung bunga, yung toss, catastrophe, yung mga ganyan, mga what if na kagad, diba? Ganun siya eh. Ganun ang ano kasi bago. Kaya sa iba, no? Sa ibang mga nakakaranas, no? Huwag kayong magulat dun sa mga ibang, ano, lalabas na symptoms. Diba? Nalampasan mo si ganito, tapos may bago. Yun. Kaya iba, yung mga nagchat sa akin, no? Bakit ganito? Okay na ako dun sa dati kong symptoms. Meron na naman akong bago. Sabi ko, ganun lang din yun. Ganun lang din ang gagawin mo. Kung ano yung ginawa mo noon, na ganun lang din. Lalo na sa may mga, ano, mga setbacks, no? Kala mo, normal ka na, no? Isang linggo, 2 linggo, okay na, wala na. Biglang may babalik. Tapos mag-chat-chat na naman. Kuya, bakit ganito? Huwag kang magulat sa mga ganyan. Dahil yan is natural lang. Ang ano dyan is yung response mo. Yung pag ano mo sa kanya, pagpansin. Ay, kung yung pagpansin. Kung ano yung natutunan mo noon, no? Kung ano yung ginawa mo noon, ganun lang din ang gagawin mo. Dahil lang anxiety is, di ba mabilang yung sintomas niyan eh. Hirap bilangin yung sintomas. Napakarami, di ba? Pero kung sa mga major na symptoms lang is ano lang yan. Kayang-kaya yun na yun. So, yan. Diba? Sunod is lahat nakakaramdam, no? Sensitized kasi tayo, no? Yan, pag natatakot, pag natatakot ka na dun sa symptoms na yun, no? Ayan, lalabasan na lahat yan. Lalabasan na yung iba pa. So, kaya sabi ko sa inyo, pagharap is pagharap, no? Yung harapin mo siya ng baliwala lang. Parang wala lang. Okay lang. Normal lang to eh. Anxiety ako eh. Normal lang naman to sa akin. Normal lang to sa amin. Parang ganun. Normal lang to kasi ilan ba ang nakakaranas ng ganito, no? Ilan ba kami? Ilan bang tao sa mundo meron ito, di ba? Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin naman ako. Buhay pa rin naman ako. Na ano ka pa rin naman, normal pa rin naman ako. Nagawa ko naman yung gusto ko, yung mga ganun. Yun is dadaan lang, kapatid, no? Lilipas. Yan, ganun. Tumatagal lang siya dahil na rin sa iyo, no? Dahil na rin sa pagpansin mo. Sa takot mo na yan, no? Kaya, is, ang takot, although, ang takot hindi naman pwedeng tanggalin. Ang takot lang na gumagawa ka na ng sarili mong takot. Yun yung second fear ni Claire Wicks, no? Kung babalikan nyo yung second fear, yan na yun. Balikan nyo na lang. So, ito, last na katotohanan, no? Meron tayo tinatawag na breathing center. I-hold nyo yung ano nyo. Try nyo i-hold yung hininga nyo. Ay, hold pala. Hold nyo lang ganyan matagal. Ilang seconds bilangin nyo, no? Di ba babalik din siya kapag parang masusupukid ka na, bigla kang hihinga, di ba? Yun yung breathing center natin, no? Yan din ang nagpaano sa akin, nagpaginhawa sa akin noon. Nung nabasa ko yung libro ni Claire Wicks, no? Oo nga naman, sabi ko. Pag natutulog nga naman tayo, paano tayo nakakahinga, di ba? Paano tayo bumabalik sa paghinga, tulog tayo. Yung takot mo na bago ka matulog, yun, gaya ng iba, no? Gaya ko din dati, no? Bago ko matulog, natatakot ako. Natakot ako matulog kasi baka hindi ako makahinga. Dahil nga,
sobrang takot ko eh. Sobrang ano talaga ng paghinga ko eh. Binabantayan ko yung paghinga ko eh. Yung pagpasok, paglabas, yan. Eh, paano lang kung natutulog ka, di ba? Paano ka, ano? So, yun. Kapag tulog kasi tayo, kalmado yan. Hinihinga yan. Kasi buhay tayo, no? Yun lang. Kumbaga, ayun din yung ano ni Clarice eh, tanong niya sa mga tao, yung mga pasyente niya, paano ka nakakahinga pag tulog ka? Diba? Yun yung bumago din sa utak ko. Yung ano, hanggang sa yun, na naiintindihan ko na siya, nauunawaan ko na. Ayun nga. Kasi kahit i-hold mo yung paghinga mo, ilang seconds lang naman ang kaya mo eh. Matatagal ng ano yun, 2 minuto o kung talagang praktisado ka, matagal na yung ano, mga 1.5 minutes, ganyan. Tagal na yun. Pero kung sa normal, mga ganito sa atin, no? Alam, hanggang ganun lang yun. So, yun. Yun yung nakatulong sa akin, yung tanong ni Claire Wicks na yun. Hanggang sa bumubuti na yung pakaramdam ko na mo okay na pagdating sa paghinga, no? Ay, kaya pala, ganun-ganun lang. Mas minsan, pag nagja-jogging ako, no? Nagja-jogging ako is, ano lang, siyempre, hingalin ka, normal yun. Pero yung hingal na may halo ng anxiety or meron ng halong takot, iba na yun. Iba na yun sa hingal yun kasi yung, ano mo, hangin mo nun, iba. Ibang labas nun. Iba yung pasok, iba yung labas nun. So yun lang mga kapatid, no? Sana may naiintindihan kayo dito sa ating vlog, no? Miss Heartbeat. Ito na yung last natin about sa puso, no? Sana may doon sa mga last ko na vlog, no? Ang tagal, no? Isang buwan na halos yung puso, no? Kasi paputol-putol tayo, no? So, sana may nag-gets kayo about sa puso, sa mga problema sa puso. Pero mga sa mga susunod na natin is mga mild-mild na lang, no? Kasi yan talaga ang umuna sa akin, kapatid. Ayan talaga nagpatakot sa akin talaga natin sa puso kasi ayan na eh, puso na yun eh. Di ba? Kaya ang una akong pinuntahan nun ay talagang nagpaano ako, nagpa-cardio talaga ako nun kasi natatakot ako eh, natakot ako na baka yung puso ko is hindi na healthy, di ba? Pero sa totoo lang, sa ano-ano lang, wala talaga silang makita. Hindi naman mapangit yung ano ko, ECG ko, normal na normal. Diba? So, yun. Sana maging ano rin to, maging guide din sa ibang mga nakakaranas ng about sa puso, no? Sana maging ano kayo, no? Maging matatag kayo or maging tawag dito. Maging confident kayo sa ano, basta wala kayong sakit sa puso, no? Basta lagi kayong mag ano, importante talaga magpa-doktor kayo lalo sa cardio kung meron talaga nararamdaman sa puso, no? Sa anxiety kasi, gaya ko, no, mahirap pag nanguhula tayo, no, nanguhula lang na, eh, dahil si ganito, dahil si ganyan, may ganun naramdaman, iba-iba yan. Pero maraming salamat mga pre, adios.